gumawa ulit ako ng video para doon sa mga hindi pa or as in para din sa mga talagang beginners in Korean. So, kung natatandaan ninyo, lagi kong sinasabi na yung very first step in learning Korean is you should know how to read. You should know the Hangul. So, kung ano yung mga Korean characters. So, kailangan matuto muna kayong magbasa bago kayo makapag-forward or bago kayo mag-forward sa ibang level. Now, so ngayon, gagawa ko ng video para doon sa mga wala pang kaalam-alam. Wala pa, hindi pa alam kung ano yung mga nakikita ninyo dito sa screen na to. Kung ano nga ba yung mga letters na nakikita ninyo. So, gagawa tayo ng video para dito. Okay, so ready na kayo? Bago tayo mag-start, kailangan ninyong kumuha ng pen and notebook. Okay, so mag-i-start ako dito sa consonants. Okay, so yung book na to is nag-start siya sa vowels, pero ako ay mag-i-start ako sa consonant kasi parang mas madali kapag nag-start tayo sa consonants. Okay, so yung consonants ay tinatawag nilang jaeum. Okay, consonants ay jaeum, which is consonants. Ayan. So, meron tayo, merong ilan ba na consonants ngayon? 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟, 아홉, 열, 열하나, 열둘, 열셋, 열네개. Meron tayong 14 consonants. Okay. So, dito tayo ngayon. Dito tayo. So, kailangan makita din ninyo. Hindi naman importante yung kung alam nyo ba yung kung paano yung tamang pagsulat nila. Pero, mas okay kung alam ninyo. Siyempre, mas okay kung alam nyo kung saan kayo mauunang magsulat. Para din naman yung alphabet, diba? So, mas maganda kung alam ninyo kung alin yung una nyong isusulat. Yung pagkakasunod-sunod. Okay, so dito tayo sa number 1, jaeum. Okay, number 1 is, ang pangalan niya ay si Kiok. 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 Okay, Kiok. Kiok. Which is, ang nagiging sound dito kapag nakikita natin ay letter G or letter K. Okay, G, G, K, K. G, G, K, K. Pero more on letter G yung nagiging sound. Okay, so yung tamang pagsulat nito ay 1, 2. Yan. Ang dali lang, no? 1, 2. Yan ay si Kiok. Okay, next, number 2. Sino naman si number 2? Ito ay si Niun. 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 So, Niun, Niun. Ang tamang pagsulat sa kanya ay 1, diretso kayo. Dashi, 1, diretso kayo. So, niyan, ang sound nito ay nag-iisa lang, which is letter N. N, N. So, kapag nakita ninyo si niyan, ang magiging sound niyan ay letter N. Diba? Next, dito naman tayo sa number 3. Number 3, siya ay si tigot. Tigot. Okay? Tigot. Tigot. So, ang nagiging sound dito ay, yung primary sound niya is letter D. Meron din siyang secondary sound, the letter T. Okay? May time na nagiging T sound siya, may time na nagiging, pero mas madalas na letter D ang nagiging sagot, ang nagiging sound niya. So, yung pagkakasulat niya is 1, 2, diretso. Okay? Isa pa. 1, 2, diretso. So, yan si tigot. 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 Next is the number 4. Sabon. Ang number 4 naman natin yan ay si liul. 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 So, ang sound nito ay minsan nagiging L, minsan naman nagiging R. So, meron siyang dalawang sound. Ang isa ay si L, ang isa naman ay si R. So, paano ang pagkakasunod-sunod pag sinulat siya? 1, baba. Okay? 2, isa lang yan. 3, diretso. Isa pa. 1, 2, 3. Dito tayo sa puti. 1,
two, three. Okay, yan ay si liel. Liel, liel, liel. Okay, liel, liel. Okay, so next, dito na tayo sa number five. Okay, number five, I see, sino si number five? Miam. 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 So, ang sound nito ay iisa lang. Letter M. Sound. M. 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 Okay, so paano siya isulat? One, two, three. Isa pa. One, two, three. Isa pa. One, two, three. Ayan. Yan si miyum. Miyum na ang sound niya ay letter M. M, M, M. Oh, nakakalima na tayo. Ulit natin. Si number one, kiyok. Kiyok. G, K. Niyun, N. Tigot. D, T. Liyul, liyul, l, r. Okay? Miyum, miyum, m, m. So, dito na tayo sa number 6. Si number 6 ay si biyup. B, up. Biyup. Biyup. So, si biyup ay minsan, ang primary sound niya is letter B, minsan naman nagiging letter P. Okay, hanbanda. B, p. B, p. So, paano naman ang tamang pagsagot dito ay pagsulat dito? So, gawa lang kayo ng 11. And then, gawin natin siyang ladder. Tashi, 1, 2, 3, 4. Yan ay si b up. B up na nagiging sound b or p. Okay? Next to number 7. Dito tayo sa number 7. So, sino si number 7? Siya ay si shoot. Shoot. Okay? Shoot. Si shoot ay letter S. So, pag nakita nyo siya, S, S. S lang ang sound niya. 1, 2. Okay? Isa pa. 1, 2. 1, 2. So, medyo inartihan lang siya na pag-anon, pero ito talaga siya. Shoot, s, s, s. Okay? So, ulit tayo. Kiyok, niyun, tigot, liyul, miyum, piyup, shoot. Meron na tayong 7 consonants. So, anong sound nito? Do, do. N, do, oh sorry, do, to, l, r, m, b, p, s. Kadaam, dito na tayo sa number 8. Okay, pangwalo. Sino nga ba si pangwalo? Number 8 ay si iyang, iyang. Iyang. So, ang sound nito ay N at saka G. N, G sound siya. And, minsan naman, siya ay mute. Wala siyang sound. So, ito lang yung tandaan nyo. Nagiging N, G sound siya kapag nasa ibaba siya ng isang syllable. Okay? Kasi sa in Korean, meron siyang ganitong form sa pagsulat. Okay? So, ang nangyayari is, merong isang letter dito, isang letter dito. So, kapag nasa baba iyan, si bilog, ang mangyayaring sound ay NG. Halimbawa, nakita ninyo, halimbawa, ganyan yung nakasulat. So, kung nakikita ninyo ngayon, nasa baba si bilog, di ba? So, dahil nasa baba si bilog, ang magiging sound dito ay NG. And, kapag nasa harapan naman siya, andyan ho, nasa harapan siya, di ba? Nasa harapan. So, kapag nasa harapan siya, mute siya. Wala siyang sound. Ulit. Kapag nasa harapan siya, usually nasa harapan naman yan ng isang vowel. So, sa harapan ng consonant, hindi siya lalabas. Makikita niyo lang siya sa harapan ng vowel. So, kapag nasa harapan siya, ang magiging sound niya ay no sound. Mute siya. Walang, wala kayong ilalabas na sound.
Kumbaga, ito lang yung babasahin ninyo. And then, kapag nasa baba siya ng isang syllable, dyan siya magiging NG sound. Okay? Gets nyo? Okay, next. So, number 9. So, number 9 tayo. Number 9 siya ay si jiut. 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 So, si jiut naman ay letter J. Jiut. Jiut. So, kung yung pangalan nyo ay nag-i-start sa letter J, halimbawa, Jenny. So, ito ang first letter ng pangalan ninyo. Jiut. Okay, jiut. Paano siya isulat? 1, diretso, and then 2. 1, diretso, and then 2. Isa pa. 1, diretso, and then 2. Jiut. 1, diretso, and then 2. Yan si jiut, which is ang sound niya ay letter J. Next to number 10. Sino naman si number 10? Si number 10 ay si chiat. Chiat. Okay, chiat. So, si chiat ay letter CH sound. CH. Okay, itong kanina, letter J, magkahawig sila, no? So, lagyan nyo lang siya ng isang strike sa taas. Stroke sa taas. So, ang mangyayari dito kapag isinulat is stroke. 2, diretso, 3. Stroke, 2, 3. Yan si chiut na letter CH. Okay, next. Dito naman tayo sa number. Anong number na tayo? 11. So, number 11, ito ay si kiuk. 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 Oh, sorry. Kiuk. 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 So, ang sound ng letter kiuk ay letter K. Yes po, letter K ang sound nito. Kiuk. Kiuk. So, si kiuk ay letter K. And paano naman siya isulat? So, ganito lang siya, parang sa kiuk. And then, pangalawa. Isa pa, 1, diretso, 2. So, kapag nakita nyo yan, si kiuk, ang sound niya ay letter K. Kadam, dito tayo sa number 12. Number 12, ano naman ito? Siya ay si letter tiut. 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 Okay, tiut. So, si tiut ay letter T. Tiut, letter T. So, paano siya isulat? 1, 2, 3, diretso. 1, 2, 3. Okay, madali lang siya. Tiyat, tiyat. Tiyat, tiyat. Next to number 13. Dito tayo sa number 13, siya ay si piyup. Piyup. I go, piyup. Wait. Piyup. Piyup. Yan. Yan si letter piyup, which is ang nagiging sound niya ay letter P. Okay, so paano siya isulat? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. P-up. P-up. And then yung last natin is in number 14. So, 1, 2, 3. Isa pa? 1, 2, 3. So, yan ay si hiut. 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 So, ang letters nito ay, ang sound niya is letter H. Hiyot. Hiyot. Ang bilis, naka-14 ka agad tayo. So, ulit natin. So, kapag nakita niyo ito, G, K, N, D, T, L, R, M, B, B or P, S, iyong. So, kailan siya nagiging mute sound? Nagiging mute siya kapag nasa harapan siya ng vowel. So, hindi pa natin napag-aralan yung vowel, kaya huwag muna kayong mag-concentrate doon. Basta alamin niyo muna yung dalawang gamit niya. Kapag nasa harapan siya ng vowel, it's mute. Kapag nasa baba siya ng syllable, so nagiging NG sound. Okay? Kaya, pag nakita ninyo ito, yan ay si J. Jiut. Pag nakita niyo ito, yan ay si Ch. Ito naman ay si K, ito naman ay si T, ito ay si P, and then ito si letter H.
So, ang gagawin niyo muna ngayon is to memorize muna lahat ng consonants, no? So, kapag memorize na ninyo yung consonants, pwede na nating i-start yung vowels.